Ang vlog ko nga pala na ito, ay habang ako ay pauwi sa Cavite, habang ako ay relax na nagmamaneho ng aking motorsiklo, kagaya ng nakasanayan alam, ko naman na sadyang, malayo talaga ang Tanza Cavite galing sa Manila, sa mga kasabayan ko na nabiyahe ngayong hapon na ito ride safe sa inyong lahat at isang malakas na sigaw din para sa inyo, maraming salamat nga pala sa mga taong pasimpleng nanonood ng mga videos ko, isang malakas na sigaw para sa inyo na sumusuporta sa akin kung meron man, bilang Pinoy ay alam ko na ang realidad, na kapag umangat ka ng kaunti, ay may haatak sa iyo pababa, kagaya na lang ng, kung sino pa ang malalapit sa iyo, na inaasahan mong number one na susuporta sa iyo, sila pa pala ang number one din na hindi nanonood ng mga videos mo. Sa bagay Pinoy tayo, realidad na napakasakit sa ating kalooban, o siya mukhang nagdrama na ako baka mag-iyakan pa tayo dito. Oo nga pala wala ako paki sa inyo haha, basta masaya ako sa ginagawa ko, kapag inggit-pikit. Nyabaw mo, angas mo ah. Hindi ko alam na ganito pala ang sasalubong sakin, bago ako kumanan sa Tirona Highway sa may Binakayan Bridge sa Bacoor. No, God! Mukhang dito na yata ako umagahin, grabe walang galawan ano kaya ang meron at ganito ang traffic ngayon dito. Bigla ako nagutom, nakakita ako ng Carinderia, akala ko traffic lang ang kakaharapin ko pero may naghihintay palang mas matindi sa dadaanan ko. Damn! Parang gusto ko na bumalik ng Manila kaso masyado na ako malayo, naisip ko na din na iwanan ko na lang din ang motor ko, maglakad na lang ako hanggang Tanza, at balikan ko na lang bukas pero parang mali yata ang iniisip ko dahil lang siguro sa gutom ako at sa pagod. Hanggang sa may naramdaman ako sa balat ko na malamig, pumapatak na pala ang mahinang ulan kaya naisip ko na tumabi muna para magsuot ng raincoat, akala ko traffic lang. May kasama pa palang ulan, nakakaiyak naman. At tuluyan nga ngang bumagsak si Haring Ulan. Ang kalaban ng mga rider, no choice, kailangan ko na talaga mag-raincoat. Masyado nang malakas, mababasa ang nanlalambot kong katawan. Kailangan ko na magsuot ng kapote. Lumalakas na yung ulan. Pas na! Boom! Oh, you're so funny. Nagmamadali kong sinuot, at may nakasabay pa ako na rider na huminto rin para mag-raincoat. Kinausap ko ito pero hindi ako pinapansin haha, baka nilalamig na si kuya. Paano masabi? 10 years later. Pinapalipat si kuya sa loob pero ayaw niya, baka raw mahuli pa sila, wala raincoat si kuya, baka magkasakit siya. Concern ng mga kasama niya. At nagpatuloy na ako. Singit ng singit ng singit ng singit ng singit ng singit. Gago! Baka ikaw may pit, singit ka pa din ng singit ng singit ng singit ng singit ng singit. Baka ikaw may pit. Paano masabi? At ito ang hindi inaasahan na mangyayari sa gitna ng malakas na ulan. Panoorin nyo kung ano. Tignan yung maigi. Walang kukurap. A few moments later.
Habang nasa gitna ako ng malakas na ulan, nang biglang may huminto sa gitna na isang puting van, at ito ang nangyari. Be a defensive driver lagi. Kita nyo kung hindi ako nakadistansya, malamang southpok ako sa Innova, at lagi ka dapat alerto at huwag masyadong tumutok. Bigla huminto sa gitnaong van, dapat nagsignal na siya na papunta siya sa kanang gilid. Ang ginawa niya, hinto hazard sabay gilid. Magiging sanhi ng aksidente ang ginawa niya. Nice. Ang matindi pagdating ko sa Kawit, toyo ang kalsada, walang bakas ng pag-ulan, binakayan lang pala umulan, haha. Mm-hmm.